guys! Welcome back to my channel! And yes, meron tayong bagong video ngayon and it's all about lip tints. So, kung kagaya ko kayo na lip tint addicts na mas gusto yung lip tints kaysa sa lipstick, please keep on watching. Wait lang, ako yung magno-nose line kasi kulang ako sa ilong. Wait lang, ha? Okay, so kung matagal nyo na akong pinapanood or pina-follow nyo ako sa Instagram, mapapansin nyo na parang yung mga lips ko doon, parang pare-pareho lang ng kulay, pare-pareho lang ng mga products na ginamit. Kasi nga, totoo. Isa lang talaga yung madalas kong ginagamit sa mga IG story ko, sa mga posts ko sa Instagram. And ito yon, ito yung Chatola Bio Wine Lip Tint. And this is my favorite lip tint of all time. Ito talaga, promise, walang tatalo dito. Well, feeling ko meron na. What? Yun yung ipapakita, or yun yung isashare ko sa inyo kasi I'm so happy na nakahanap ako ng medyo malapit sa kanya in a very much cheaper price. Kasi ito, 600 plus to if I'm not mistaken. And ay mabibili mo lang siya sa Beauty Manel. And wala siyang, wala kang mabibilhang physical store kung hindi sa mga bazaar. Sa Manila Sundance Bazaar, Trendsetter Bazaar, mga ganyan. And hindi ko pa sure kung anong shop yon, pero ayan, mahirap siyang hanapin. And mahirap humanap ng legit. Kasi maraming nagkalat nito sa online world na mga Divisoria, mga SG Authentic. And huwag kayong huwag niyong bibili niyong gano'n. Kasi iba yung color payoff ng original sa fake. Obviously. So, since ito yung Holy Grail lip tint ko, may sinet na siyang standard sa akin. Meaning, mahirap na ako makahanap or mahirap na akong ma-inlove sa iba pang lip tint dahil dito. Kasi ewan ko, may sinet siyang standard sa akin na dapat ganito yung color payoff, dapat ganito yung color mismo, dapat ganito yung performance, and ewan ko, I hate you for that. Pero, thank you kasi natagpuan kita. Pero, ito nga, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Meron akong na-discover na tatlong products lang naman na medyo pasok sa standard na sinet mo. Chatola Bio Wine Lip Tint. So, huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Ang dami ko na naman kanashiyet. And ito siya. Ito sila, I mean. Ta-da! O, diba? Baliktad pa. Sorry, napaka-dirty. Hindi na sila magandang tignan. Pero, well, gamit ko sila, kaya that's it na. So, syempre, papakita ko muna sa inyo yung swatches ng mga products na to, or lip products na to, compare sa aking favorite lip tint na wine lip tint from Chatola Bio. So, first off, itong wine lip tint na super love ko, as you can see, it is in between light and dark red. Well, for me lang naman. And gel type siya. Super ganda, lalo pag natuyo na. Kaso, ang problema nga lang dito, mabilis siyang matuyo. So, kung blend mo agad pagka-apply. And yan. Next ko na is itong, of course, the Elana. I have two shades. Pero yung medyo malapit dito sa aking favorite ng wine lip tint is itong Amethyst shade. Medyo dark lang siya ng airy light. Pero, ginagawa ko kasi dito, pinagmimix ko sila nung ruby. Wait, ipapakita ko pala muna kung ano yung itsura ng ruby on its own from Elana pa din. Diba? Red talaga siya or light red. Pero, once pinagmix mo, wait. Pag pinagmix mo sila both, the Amethyst and the Ruby. Ayan. Next is the same or the same real tint in the shade 04. Ito, hindi ko masyadong sure kung gel type siya or water tint eh. Pero, more on in between. Kasi, itong susunod natin na tint water talaga. Ito, parang in between talaga ng gel and shima. Gel and water. And then, I have the Into It Chilling Water Tint. So, water tint siya.
medyo ganun din naman yung color niya. Huwag mo lang siya masyadong kakapalan. Chatola Bio Wine Lip Tint, hindi siya long-lasting. Sinasabi ko na sa inyo, hindi siya long-lasting. And same din itong mga papakita ko power, itong mga sinasabi kong dupes nito. Actually, wala pa talaga ako nakikitang or parang natatry na lip tint na long-lasting. Kaya, itsupera na natin yung sinasabi ng long-lasting. Kasi, walang ganun. Walang nagtatagal. Pero, ayan nga. Now, i-swatch ka sa lips ko. Ayun yung labi ko. Pasensya na may mga shima-shima pa dyan. Ano yan eh? Ang residue nitong wine lip tint ko. Kasi kakauwi ko lang. Okay, so this is my wine lip tint. Diyan ko lang siya nilalagay. Tapos, agad ka siyang binablend. Ayan. That's how I like my lip tints sa labi ko. Hindi buo, nasa loob lang. Okay. Okay. Yan ang Chateau Labio Wine Lip Tint. I-zoom ko kayo. Divine. Ewan ko kung nabibigyan ng something nitong camera ko tong huling nito. Pero sa camera, medyo light siya. Pero in real life, dark siya, mga mash. Kaya, so, yung tinanggal ko na yung wine lip tint. Hopefully, ayan yung tatong kulay ng labi ko. Pero, char-char lang yan. May naiiwang tint talaga tong wine lip tint. Pero, papakita ko na sa inyo ang Amethyst. From Elana. Messy nga lang to. Kasi, hindi pwedeng ganun eh. Kasi medyo baboy pag in-apply mo directly sa labi mo. Kaya gumagamit ako ng shinger. Kaya, ayan. Divine, ang pretty! O, diba? Same-same lang sila nung wine lifting. Medyo hindi talaga na nabibigyan ng hustisya yung kulay. Okay, so papatungan ko siya nitong ruby. Tingnan natin kung ano itsura niya dyan sa camera. Yung gigigil ako dito sa camera eh. Iba yung kulay. I'm not a perfect person, so hindi ako perfect mag-apply na lip tint. Kaya don't judge. I think the Amethyst shade can work on its own, pero gusto nyo lang naman ng mas spice up na lip tint. Pag-mix nyo sila pareho, pero pwedeng ito lang din. Kasi madalas ito lang yung ginagamit ko eh. Pag gusto kong palitan to, or kung minsan nagsasawa ako, kasi diba, nagsasawa talaga tayo. And, ayan. Diba? And, if I'm not mistaken, this is $399. Sana tama ako, no? Pero ayan. Iba yung color payoff ng kakalagay mo lang na lip tint sa stain niya. Okay. Kasi kahit lipstick, may stain. Pero ito, nilagay mo dyan sa bunganga mo, magkaka-stain niya. Well, except sa lip gloss. Okay, yan na yon. Okay, next na natin is the Gasa M. Ito, I like it kasi meron siyang applicator. Okay. Kaso ito, you have to build up para makita mo yung color niya isa. Tapos ang ginagawa ko dito, tumatapot talaga ako sa electric pan kasi matagal siya matuyo. Siyempre, gusto ko pang parang dagdagan ng kulay. Wait lang, patutuyo na nga ng LED. A few moments later. Hindi ba? Pretty. Shala-shala. Okay, dagdagan na natin. Nablot ko na siya ng LED. Kasi wala kang electric pan dito. Kung i-try nyo sila, kaya ako fini-feature nga dito sa video na to. Para naman, di ba, hindi kayo maghinayang sa 600 plus na presyo nitong PB na to.
So for my last one, and ito yung Intuit Chilling Water Tint. And it is in the shade... Wala siyang nakalagay na shade. Feeling ko chilling yung shade. Super liit lang niya. And if I'm not mistaken, this is 250 plus. Maliit, pero for the performance, worth it naman. Lalapit ko kayo ulit. Nalubig ako ba sa anesthesia? Wait lang natin ng konti to dry. Tapos dadagdagan natin. Yun nga lang yung problema nung itong mga to. Compare dito. Kasi ito talagang pag una-apply mo, yun na yun. Hindi mo na kailangan mag-re-apply. I-blend mo na lang siya. Ito, para makita mo yung pagka-opaque niya, talagang dadagdagan mo siya ng dadagdagan. Divine? Atay mo lang siya ng edit na matuyo. Yes, that's it. Sana nagustuhan niyo tong video na to. Share ko lang naman tong video na to para in case na ayaw niyo nung presyo nito, pero gusto niyo yung makuha yung parang feels nito, yung performance nito, labi niyo, I recommend these 3 products. Intuit, madalas nasa department store, sa M. Actually, itong sa M, mahirap hanapin, pero meron ito sa Mega Mall. Saan pa ba? Sa Robinsons Galleria, andyan siya. Robinsons Manila, ayan. Tapos itong Elana, it's everywhere din. Nasa department stores din siya. Nationwide. Kaya, try nyo muna to. Promise, it works. So, yun po. Thank you for watching. Sana nagustuhan niyo itong video na to. And if you do, please do thumbs up, subscribe, and yun. Welcome to the family. Ayan. I'll be saying goodbye na. Bye-bye.